Ito ang pinakauna naming inahin, mga kaumay. 11 parity. Ito, mga kaumay, yung may bukol sa ulo, medyo mahina siyang dumede. Kaya tinutulungan natin siyang dumede dito sa bote para medyo lumakas siya. Malakas naman siyang dumede sa bote, mga kaumay. Magandang araw, kaumay. Ano nga ba ang dapat natin gawin pagkatapos manganak ng ating mga alagang inahin? Unang-una, mga kaumay, pagkatapos manganak ng ating inahin at lumabas ng mga inuna ng mga biik, kailangan turukan agad natin siya ng antibiotic. Ano nga ba ang antibiotic na pwedeng iturok sa kanya, mga kaumay? Ito, kaumay, papakita ko sa inyo. Ito ang ginagamit kong panturok sa aming mga alagang inahin pagkatapos nilang manganak. Ayan, kaumay. Bali, 5 ml lang ang ibibigay natin sa mga alaga nating inahin. Iwas infection ito, mga kaumay. At ang gamit din nating karayom, mga kaumay, ay ito. syringe, mga kaumay. Mahalaga na bigyan natin ng antibiotic ang ating alagang inahin dahil nga iwas infection, mga kaumay. Dahil pagka nagkaroon ng infection ng ating mga alagang inahin, maaari silang lagnatin. Pag nilagnat sila, mga kaumay, maaaring mawalan sila ng gatas. Marami nagsasabi na nawawalan daw ng gatas ang kanilang mga inahin pagkatapos manganak. Siguro, mga kaumay, hindi nila napapansin na nilalagnat ang kanilang inahin. Siguro hindi din nila binibigyan ng antibiotic pagkatapos manganak. At isa pa, mga kaumay, pinakamahalagang tanda natin pag tayo nag-aalaga ng inahin, kapag bagong anak ang mga baboy, hindi dapat natin sila bibigyan ng maraming pagkain. Dahil pag pinakain natin sila ng marami, maaaring lumakas ang gatas na ipoproduce nila. At doon nagkakaroon ng pagkalagnat din ng alaga nating inahin. Hindi din maganda, kaumay, na maraming gatas ang ipinoproduce ng ating alagang inahin dahil nga kaanak pa lamang niya. Minsan, nabibiglaan ang paglabas ng mga gatas sa ano, sa kanyang dede. Dumadami yung gatas, kumbaga napupuno, mga kaumay. Kaya nagiging epekto ng kaumay sa ating alagang inahin, nagkakalagnat sila. Pag nilagnat sila, kaumay, titigas yung dede nila, kaya minsan hindi na sila nagpapadede sa mga anak nilang biik. Karamihan sa mga inahin, kapag nagkakalagnat, tumitigas, kaumay, yung dede niya. Dito, mapapansin nyo na namamaga yung dede niya. At minsan, makakapamuring, kaumay, na matigas yung mga muscle ng dede niya. Ibig sabihin ng kaumay, yung gatas noon, hindi na makakalabas dito sa utong ng inyong inahin. Dahil nga namuuna siya sa loob. Ano nga ba, kaumay, ang dapat natin gawin kapag nangyari yon sa inyong mga inahin? Gagawin natin, kaumay, kapag napansin natin na namamaga yung dede ng inahin, kumuha lang kayo ng maligamgam na tubig at basahan. Bali, pupunasan nyo lang siya palagi para bumalik uli, lumambot uli yung kanyang mga muscle sa dede. Para yung gatas niya, mailabas niya at madede ng mga biik. Dumami yung gatas ng inyong inahin, kaumay, nangyayari dyan, napapanis yung iba, hindi na dede ng biik. Yung mga biik pa naman, mga kaumay, mahina pa naman yung dumede sa pagkaunang araw pa lamang. Kaya dapat pakainin lang natin ng kaunti lang, mga kaumay. Yung iba, mga kaumay, sinasabi nila na minababasa ako mga post sa Facebook na nawawalan daw ng gatas ang kanilang inahin. Kagaya nito, kaumay. Yan o. Diba, wala kang makakapanggatas. Ang mga inahin, mga kaumay, kapag naka 24 hours na siya na nakapanganak, wala ka nang mapipisil na gatas dito sa kanyang dede dahil nga nadede na ng mga biik. Yun yung colostrum, mga kaumay, na sinasabi nga na pinakamahalagang madede ng inyong mga biik. Kapag nakalipas na, mga kaumay, ang 24 hours, wala nang gatas na maiiwan di yan. May tinatawag, mga kaumay, na pagpapagibik ang inahin. Doon lang siya nagpapalabas ng gatas kung saan oras lang yon, may oras lang yon, mga kaumay.
Kumbaga mga isang minuto, doon pa lang siya nagpapalabas ng gatas kapag naka isang araw na siya na nakapanganak. Kaya yung iba, sabihin wala raw gatas ang kanilang inahin. Pero meron yung mga kaumay, makikita nyo naman dito sa daddy ng inahin nyo kung may gatas ba siya, kung malaki yung daddy niya, mga kaumay. Gaya nito mga kaumay, magatas to. Dahil makikita mo yung mga guhit-guhit sa mga daddy niya. Yun lang mga kaumay ang may ituro ko sa inyo for today's video. Pero bago ako magtapos mga kaumay, ipapakita ko muna ulit sa inyo ang update na sa aming mga alagang baboy. Let's go! Ito mga kaumay, dumalaga pa lamang yan. Buntis na siya, 2 buwan. Pakaabangan natin mga kaumay, January, mga nganak na ito. Meron pa kami dito kaumay. Ito, si Mama Pig, number 2. Buntis din siya, kaumay. 2 buwan din. Bali, 1 linggo lang ang pagitan nila nung dumalagang ito, mga kaumay. Ito, mga kaumay, 2nd anak na niya. Sa January. January din, kaumay, ang due date nito. Ito naman, kaumay, yan, mga biik namin. Kahapon lang sila, pinanganak, mga kaumay. Ito kaumay, meron pa dito si Mama Pig number 3. 1 buwan na siyang buntis kaumay. O, makikita nyo naman ang malaki ng tiyan niya. Halata na. 4 na pagbubuntis na niya kaumay. Ito naman ang aming mga biik. 3 linggo ng walay ito mga kaumay. Yan o, malalaki na. May bumibili na nito mga kaumay. Tinawada ng 5-5 kaso hindi nga lang namin binigay. 6,000 ang halaga niyan sa dito sa Batangas. 6,000 bawat isa. Makita nyo, makikita nyo mga kaumay. Oh, 1 labang na. Malaki na yan. Ito pa oh. Nabilis lang sila lumaki. 3 linggong walay na ito kaumay. Ito naman kaumay ang... Ito, akin ito, kaumay. Harvest ito sa January. Tama-tama, bagong taon. Kakapera tayo. Ito naman ang dumalaga. Pangilan na ba ito? Pangalawang dumalaga ito. 2 buwan. 2 buwan buntis ito, kaumay. Yan o. Malaki na yung dyan niya. January din, kaumay. Mga anak ito, January. Marami tayong magiging biik sa January. Ito naman kaumay. Yan o. Tingin sa camera. Shout out sa iyo. Magta-3 buwan to mga kaumay sa December 20. Pero nabenta na yan kaumay. 25,000 yan. 2 yan. Panghanda sa kasalan. Mga ngasal kayo kaumay. Meron pa dito kaumay sa... labas. Pakita ko din sa inyo. Ito kaumay, ang aming dumalaga 3. Buntis din to kaumay, 1 buwan. Medyo pinapapayat namin siya kaumay kasi nga bago pa lang siya nagbubuntis. Kapag bago pa lang ang pagbubuntis ng inyong mga inahin mga kaumay, huwag niyong papakainin ng madami. Para sakto lang yung katawan niya para maraming anak ang inyong mga baboy. Meron pa dito kaumay. Let's go! Yan kaumay oh, natatanaw nyo na ba? Ang aming barako. Ala, naiwan ko pala ang aking timba kanina nung ako nagpakain. Ala nila, papakainin ulit sila. 2 taon na mga kaumay. Bata pa. Shout out sa iyo. Ito ang aming dumalaga 4. Yan oh, kaumay oh, buntis din siya oh. 2 buwan buntis ito. January din. Bali, sunod-sunod lang silang mga nganak nung 4 namin na inahin. Ito pa, kaumay. Ito ang aming pinaka unang inahin. Si Waki. Welcome to my vlog, Waki. Tingin sa camera, Waki. Waki. Wow. Yan o, nakawaki siya o.
Ito ang pinakauna naming inahin, mga kaumay. Naka-11 na anak na ito, mga kaumay. 11 parity. Ito nga pala ang anak ni Waki. Yung pang 11 parity niya, mga kaumay. Kita niyo naman, magaganda pa. Kaya nakakapanghinayang din na ibenta natin agad yung inahin na yung. Dahil nga marami na naman dyan na itulong sa amin. Buntis siya ulit mag iisang buwan. Mag-iisang buwan ang buntis ito, kaumay. Bali pa 12 anakan na niya kung sakali mang magtutuloy yung kanyang pagbubuntis. Medyo malaki-laki na rin ang isinasampang pera ni Waki sa aming pamilya. Kaya medyo nakakalungkot kung ibebenta naman namin siya. Kasi nga sa kanya nagsimula lahat ng aming mga baboy. Nagsimula kami sa kanya. Ngayon, bali 8 na yung magiging inahin namin. Kaya nanghihinayang naman kami na ibenta siya. Kasi nga madami siyang mga anak. Laging 13 pieces na biik ang binibigay niya sa amin. Oh. Hello. Hello. Yan ang kagandahan, mga kaumay, yung inilalabas natin siya ng koral. Kasi nga nakakapag-exercise siya kahit papaano. Hindi siya nanghihina kagad kahit sabihin natin na naka 11 na panganganak na siya. Maganda pa rin ang kanyang katawan. Hindi siya na namamayat dahil nga nakakapag-exercise siya dito sa labas, sa lupa. Nakakapag-ulaod din siya ng mga lupa dito kaya hindi siya masyadong nai-stress. Yan o. Kita nyo o. Tabaan niya o. Hello! Mga kaumay, hanggang dyan na lang ang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood at sa pag-subscribe ng aking YouTube channel. Sana may natutunan kayo sa aking video. Shout out nga pala sa kay Joey Loves TV at kay Ate Malo Hilario Farming and Adventure. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat din sa pag-subscribe. Maraming maraming salamat, mga kaumay. Babush!